travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Tu dis que c'est fini. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Hello, my name is Joseph. I am the production manager of Mr. International Philippines Batangas. Pero technically po dati, yung Mr. International, parang walk-in pwede kang pumunta doon and have your sash under kung ano municipality ka. Pero ngayon po, hindi na siya pwede. Kailangan manalo ka muna sa provincial mo bago siya ilaban sa kasi first time po siya, so... Sa Batangas. So, yung mananalo dyan, siya na yung ilalaban ng Batangas. Sa Mr. International Philippines mismo. Wow. Kailan yun? June po. So, malapit. Pag nalang Feb, March, April, May, June. May 4 months yung preparation para doon sa 6. Tapos this year po, ang ilalaban ng Philippines ay sa Malaysia po siya. Gaganapin. Ano kayang pakaramdam nyo kung halimbawang yung Batangas yung manalo sa international na Philippines na pambato? Well, masaya. Yes! Masaya po, no? Pero, actually, okay lang sa amin hindi manalo eh. Pero, sana yung work na mabigay ng Mr. International. Mm-hmm. Kasi, ang daming pageant na nananalo pero wala talagang advocacy. Like, tama. Hindi naman ginagawa. Mm-hmm. Just for the sake of photos. Okay. Pero, well, kasi po sa company ko din namin, dami namin nakikipag-partner ng mga tree plantings and clean up, pero hindi talaga siya ginagawa for picture purpose lang. Kaya yung brand ni Mr. International Batangas, naghahanap kami ng something na may advocacy na talaga na ginagawa na niya yon. Like, we can plan it na madiretso niya yung advocacy niya. Not to the sake na may picture taking, pero we'll change the brand ng Mr. International Batangas para purposefully magiging green niya. Well, nung nakikita po namin, no, parang medyo malapit na kami sa coronation night, halos half naman may advocacy and medyo kakaiba nga yung ibang advocacy. Like, technically si Mr. International Wellness, Sports and Wellness talaga siya. So yung mga bata, as in, parang binabranch out nila paano magiging sports and wellness yung kanila. Meron kami isang candidate, BS Agriculture sa UP Diliman, Los Baños. So kinoconnect niya yung agriculture sa sports and wellness. Technically, the energy that you put, no? Yung tamang eating habits, parang ganun. Kaya natutuwa kami na kahit sports and wellness yung sinasabi na promoting Mr. International, gagawa sila ng paraan para malusutan nun. Pero well, connected naman siya. So, ayun, masaya naman. At least talagang dedicated din talaga sila. Hopefully po, makarry niya yung brand ng Batangas. Kasi parang
Ang dami gwapo, pero hindi siya talaga Batanggay in look, no? Parang cutie-cutie K-pop, pero pag nilagay mo na siya sa pageant, parang tatabunan siya kasi pare-pare silang cute, pare-pare silang mapupute. So we're thinking na very Batanggay niyo talaga siya in terms of looks, kung paano siya magsalita, hindi namin siya babaguhin, like, kung talagang ganun siya. Pagbatanggay niya is lagi ko siya ma-recognize when he speaks na. Yes. Yung accent talaga yung nagiging sexy sa kanya. Ano yun, may mga experience na sila o may mga sumaling wala talaga? Actually, ano po, assorted. Assorted. May miss, iba-ibang match. Meron pong lumalaban na sa school. May isa kaming from Ginoong Pilipinas na candidate na, tapos bumaba siya dito for Batangas para makuha yung title. Meron mga from intrams na mga, alam yung kidi-kidi, tapos doon na nag-evolve na nagustuhan na yung pageant. Iba-iba po. Meron mga first-timer, pero hindi siya makikita as first-timer talaga. Kasi parang... Well, kasi parang, kaya sabi nga nila, it takes a village to create a king, no? So, hindi lang naman siya technically laban ng king talaga, but laban siya ng municipality na din. Kasi he'll have his makeup artist, handlers, iba-iba. May manager, pero iba pa yung handler. Ganun. So, may kanya-kanya silang dala. May kanya-kanya po silang dala. Pero the management, hindi siya magbibigay ng makeup artist niya. So, kung from the municipality, kasi we would like din sana po na kaya nung brand, no, na kanya talaga yung glam team. So, kung wala ka, we can help. We can help with that. Meron kami na naka-standby na makeup artist to do. Kasi iba naman po yung makeup artist ni male at female. Parang medyo light lang naman si male talaga. So, medyo madali lang siya gawa ng paraan. Pero, yun ba, may kanya-kanya po sila. May mga national costume din sila. For Batangas po, wala. Pero pag lumaban po sila, meron pa. Yun yung paghahandaan ng ano ng art po. Libre yon yung mga ganun, yung susuotin. Actually, hindi po yung libre. Sino magbabayad nun? Iba-iba po, pero most likely, hati po yun ng management, tsaka nung bata. Pero if ever na gusto nung designer na mag-design for the kid, libre po yun. Opo, nag-libre siya. May training din po kayo sa question and answers nila. Yes po, part po ng training yun, yung personality development. So, hindi lang siya Q&A, parang para din siya makipag-coord. Paano niya dalhin yung sarili niya? If you have cameras, etc. Feeling ko ano, parang nalalaman ko yung behind the scene ng pageants. Diba itong mga nakaraan yung Miss Universe. Ano po yung masasabi niyo sa mga aspiring candidates po na gusto pong sumali? Well, there are a lot of opportunities, no? You just have to be yourself. Siguro authenticity lang na... tsaka yung may heart talaga for this. Ang hirap kasi na sabihan mo lang yung bata kasi gwapo siya or meron siyang talino. Pero pag hindi kasi siya sinabayan ng initiative, tsaka yung love mo talaga for the craft, hindi talaga. So, nag-evolve yung pageantry. Nakita nila na malaki yung platform for advocacy, yes, for the purpose. So, I think kung may gusto din na Batanggen niya na makuha yung platform, yung audience, they can try sa pageantry, baka it can help. So, wala namang masama if you try, no? Hopefully, makita nila yung purpose nila in this pageant. Yes. It's not technically the crown of Mr. International, mm-hmm, kasi we have a lot of sponsors and help, no, from other people. Mm-hmm. So, kung sino yung mananalo, it's also, he's also carrying the brand. Yes. Of, well, sabihin natin si Evidence and other sponsors. So, siya din yung magiging face, no? So, kaya, it's a collaboration of all sponsors and the org talaga. So, stay tuned po sa Solano Hotel, Lipa, Batangas. See you! And just hold it.